Kulang naman daw ang mga aso ng PSG o Presidential Security Group na opisyal na nagbabantay sa Pangulo. Batay sa ulat ng Commission on Audit o COA, 11 military dogs na ang retirado at may 5 pang magre-retiro sa 2018 dahil walang budget ang PSG para bumili ng mga aso, nang ihiram muna raw sila ng K9 sa AFP. Narito ang aking report. Sa bawat lakad ni Pangulong Rodrigo Duterte, may katuwang ang Presidential Security Group o PSG para tiyaking ligtas ang Pangulo. Ang mga K9 units na tulad nito, mga highly trained na mga asong kayang makaamoy ng mga bomba o mga nakatagong armas. Sit down. Sit. Oh. Shake hands. Very good boy. Good boy. Sina Dindo at Colleen, mga Belgian Malinois na para mga sundalong commission din. Assign sila sa Pangulo, 2 hanggang 3 oras ang shift kapag naka-duty. Kung nasa ng Pangulo, nandun din sila. Ito si Dindo, isa sa lampas 20 na mga K9 na naka-assign kay Presidente. Pero naka-5 years na siya sa serbisyo at malapit na siya mag-retire next year. Kay Staff Sergeant Richard Parko na lumaki si Dindo. Kailangan, sir, na madagdagan pa rin, sir. Bakit? Marami, sir, ngayon pinupuntahan si Presidente, sir. Kailangan, sir, natin maprotektahan talaga, sir. Sa report ng Commission on Audit o COA, lumabas na 11 military dogs na ang retirado at may 5 pang magre-retiro sa 2018. Sabi ng COA, dahil dito baka raw hindi epektibo magampanan ng PSG, ang tungkulin nitong pangalagaan ang seguridad ng Pangulo. Amidano ang PSG na kulang sila ng 3 aso, meron sila ngayong 27 na K9, pero 30 dapat ang hawak nila. Yung mga aso natin, 2004 pa yan, di ba? So, Bibilangin mo talaga na, yung iba talaga malapit na mag-retire. Medyo meron pa yung shortage, pero hindi naman nangahulugan na napapabayaan na yung trabaho natin. Sa tugon ng PSG sa COA, sinabi nila na iminungkahi naman nila sa higher headquarters na isama sa budget para sa taong 2017 ang pagbili ng 11 K9 unit noon, pero hindi raw ito pinaboran noon. Sa ngayon, nangihiram muna sila ng mga aso sa ibang units ng AFP.